Okay, magandang gabi mga idol. So for tonight vlog, siguro may idea na kayo kung saan ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Yes, tama po yung nababasa nyo na hindi na natin makakasama si Ate Rina, no, sa ating mga vlogs. Kahit na gustuin ko man, ako'y nalulungkot talaga kasi biglaan din. Gustuin ko man na makasama siya sa ating vlog ay hindi na po maaari. At ito, pag-uusapan natin, medyo seryoso ang pag-uusapan natin ngayon, masinsinang usapan. Yan, so pupunta man tayo dito sa Binondo Intramuros Bridge. So dyan na ako magkwento pagdating natin. Ayun, no, kita na dito. At malalaman nyo kung bakit dito ko napili sa Binondo Intramuros Bridge na magkwento ang nangyari kung bakit hindi na natin makasama si Ate Rina sa mga vlogs ko. Okay, nalulungkot, pero life must go on. Tuloy lang ang buhay. Ganda ng tulay na to, no? Napaka-romantic para sa mga nagmamahal ang tunay. Marami mga nagda-date dito, eh. Tambayan din ng mga riders. Ewan ko lang ngayon, ha, kung meron. Pero last night, ay hindi, last night na pumunta ako dito, eh marami mga nagda-date dito. So dito tayo magkwentuhan. Romantic ng place na to. So, dito na tayo magtatambay. Tambay muna tayo dito. Ano nga ba ang pag-uusapan natin? Ay, about pala Ate Rina. Wait lang, bibelo lang ako. Kaya ko to. Makapagkwento ako ng maayos. Makapagkwento ako ng maayos. At paano ko ba sisimulan? Ang hirap. Parang hindi ako makapaniwala na kailangan kong magpaalam ng ganito na hindi na natin makakasama si Ate Rina sa mga vlogs natin, pero kailangan kong gawin to para hindi nyo na rin hanapin si Ate Rina, kasi sigurado malulungkot ako kapag nag-vlogs ako ng another libreng sakay na hindi na siya yung makakasama natin. Sigurado hahanapin niyo siya, at syempre masasaktan ako doon kapag mabasa ko sa mga comments na hinahanap niyo si Ate Rina. Kasi kahit ako, eh gusto ko sana si Ate Rina lang yung makakasama natin sa mga rides natin, sa mga gala natin. Gusto ko siya lang sana. Nga so, eto na, kwento na ako, ha. Kasi diba nung part 1 natin ng ating libreng sakay, kaka-break lang niya kasi sa boyfriend niya. I think 1 week or 2 weeks lang break nung magkakilala kami. Siyempre, diba 2 weeks or 1 week na break sila, eh masyado pa maaga yun. Hindi pa natin alam kung ano yung mga possible na mangyari. Pwede magkabalikan, ganyan. Actually, hindi naman talaga sila nagkabalikan pa ngayon. Hindi pa sila okay, but Ate Rina giving him chance to prove na nagbago na siya, na hindi niya na ulitin yung ginawa niya na nakasakit sa damdamin ni Ate Rina. So yun nga, alam niyo na siguro naman, naiintindihan niyo na, nagets niyo na yung sinasabi ko na Ate Rina is giving him a chance, di ba? Yun, kaya hindi na natin makakasama si Ate Rina sa mga vlogs natin. Yun nga, kahit na gustuin ko man, ako'y nalulungkot din talaga kasi, di ba, ilang part na rin yung nagawa namin na vlog, lagi ko siya nakakasama sa paglabas-labas ko. And actually, lumalabas kami ni Ate Rina ng out of my vlog. Sa madaling sabi, lumalabas kami nang hindi ako nagbablog. Hindi ko siya binablog talagang totally between Ate Rina and bilang, kumbaga private date, ganun kung talagang, di ba?
Yun, kaya nalulungkot ako kasi nakasama ko rin siya ng ilang beses na kwentuhan. At ito na nga, dumating na yung oras na kailangan na namin magpaalam sa isa't isa. Actually, yung sinasabi ko na galing ako dito sa Binondo Intramuros Bridge last 2 days ago ata, ganyan. Si Ate Rina yung kasama ko nandito sa bridge niyan, kaya very memorable sa akin itong turin na to. Kasi dito sa lugar na to, kami nagpaalam sa isa't isa. Dito sa lugar na to, kami nag-usap at nag-agree sa mga kailangan namin bitawan, kailangan namin gawin. Pupunta kami dito ni Ate Rina, alas 10 ng gabi. Nakauwi na kami ng 5 a.m. na. So ganyan, katagal kami nag-usap ni Ate Rina dito. So kami na lang talaga yung natira na tao dito na nakatambay. At patay na rin yung ilaw na yan. So puro kwentuhan lang kami ganyan. Hindi namin namamalayan yung oras. Alas 5 na lang, madaling araw. Masaya lang kasi lahat ng mga bagay-bagay about sa life namin ay na-open namin sa isa't isa. Kaya napaka-memorable sa akin ang lugar na to. Hanapin ko yung style na tinitingnan namin ang nakaraang araw. Ay! Hindi ko tayo matumba. Wala, hindi ko makita. Yun lang, kasi nang tumatambay kami dito, inahanap namin yung pinaka-bright star kung tinititigan namin. Yun lang yung ginawa namin habang nagkakanduhan. Tinitigan namin yung pinaka-bright star. So yun, idol, siguro naman naiintindihan nyo yung sinasabi ko. At sana ay maging masaya na lang din tayo kay Ate Rina. At message ko dun sa lalaki, actually hindi pa sila talaga nagkabalikan ngayon ha. Tinetest pa ni Ate Rina yung ex niya kung karapat dapat ba talaga na maayos pa yung relasyon nila. Pero gaya nga na sinabi kayo, ako kasing na-involved. Kasi yung lalaki is trying to fix everything. Nag-effort din talaga yung lalaki para maayos yung relasyon nila. And sino ba naman ako para manghusga ng isang tao? Alam ko na lahat naman tayo pwede magbago. Lahat naman tayo hindi perfecto, di ba? Nakagawa tayo ng pagkakamali, ng kasalanan. Pero ang importante sa pagkakamali at kasalanan na yun ay natututo tayo at nagbabago tayo to become a better person. And so para doon sa nagmamayari ng puso ni Ate Rina, alagaan mo siya. Please take care of her. Alam mo bro, napakaswerte mo kasi si Ate Rina, napakadali lang pa sa inyan bro. Hindi siya materialistic, hindi niya hinahangad na bigyan siya ng isang mga mamahaling gamit, ganyan. Hindi ganun yung personality niya. Kaya bro, napakaswerte mo. At bro, mas maganda siya kapag masaya. Promise. Kung nakakita mo sa vlogs ko, alam ko pinapanood mo. Diba? Mas lalo siyang maganda pag masaya, pag nakahinti, pag nakatawa. Mas gumaganda siya bro. Sana this time, maging mas better ka sa partner sa kanya. Yun lang yung gusto kong sabihin sa'yo. And I know, nanonood ka sa vlogs ko. Alam ko pinapanood mo to. At huwag mo masamain yung mga payo ko sa'yo ha. Siyempre, ito, payong ano lang, as lalaki sa lalaki, ganyan. Sana huwag mong masamain. At sana huwag mong sayangin yung ibinibigay na chance sa'yo ni Ate Rina. Alam mo naman bro, di ba yung pinagdaanan niya sa buhay? Sa edad niyang 22, marami na siyang pinagdaanan, marami na siyang nalagpasan ng mga pagsubok sa buhay niya. Kaya bilib na bilib ako. Ay, sa'yo, Pops. Yes po. Pops, nakakayaman sa'yo kasi naghanap ako rider na pwedeng maingan ng tulong. Ano po? Kailan po bang humingin ko din tulong sa inyo? Kahit ano po? Magkano lang kasi po, pauwi na po ang kabuyaw. Oo. Eh, ang kaso po ako, natsambahan po ako dito sa May Hermosa, nalagyan po ako ng wallet. Yes po. Eh, naghanap po ako rider na pwedeng maingan ng tulong para mabuo ko lang po sana yung 500 kahit magkano lang. Pero saan ka ba bro?
Pabuyaw, Laguna po. Laguna, layo naman, ba't nakarating ka dito? Angkas po ako. Angkas? Opo, dito po yung absent sa Angkas. Yung humingi lang ang tulong doon. Pang ano bro, panggas? Ha? Panggas? Hindi, pandagdag lang po pambiling gatas ng baby ko kahit magkano po. Taga Laguna ka talaga bro? Oo, Laguna po. I-sure ko muna may ID ka dyan? Doon po ako nakatira, pero taga Pampanga po talaga ako. Patingin mo na bro kasi para sure natin kasi maraming mga ano eh. Oo po, ano naman po yun. Saan naka-address to bro? Sa Pampanga boss. Taga Pampanga ka? Ali, nakikitira lang ako dito sa tita ko sa Laguna. Sige. Pagpasensya mo na yan bro ha. Sige bro, ingat ka bro ha. Opo, salamat. Salamat. Sige. Wait lang. Saan na ba tayo? Wala ako. Nalaglag daw yung wallet ni Kuyang Rider. Nangihingi ng ano, pandagdag na pambili ng gatos doon ang anak niya. So, saan na ba tayo na-stop? Nawala na ako. Wait lang, i-recall ko yung last na sinabi ko. Nawala ako sa focus. Oh my goodness. Yun, di ba? Sigurado naman ako na alam mo yung mga pinagdaanan ni Ate Rina sa buhay sa edad niyang 22. Kaya sana bro, maging reason ka o maging lakas ka niya para mas lalo siyang maging matapang, maging malakas para harapin yung mga problema. Sana bro, wag mo nang dagdagan yung ano niya, problema niya. Alam mo naman yan, di ba? Matampuhin niya ni. Bro, 2 weeks pa lang kami magkakilala niyan pero nababasa ko yung personality niya. Pusang mangon yan bro, mabilis magtampo, mabilis malungkot. At sana bro, huwag kang magsawa na i-compliment siya bro. Sa simpleng pagsabi mo lang na kung gaano siya kaganda, ganda ka, ganyan, sexy. Diba? Para sa kanya nakakapagdagdag ng self-confidence yan bro. Dadagdagan yung tiwala niya sa sarili niya. Ano ba ba? Ano ba yan? Masyado nang drama yung vlogs ko. Ayaw pa naman ng mga ganito. Ito kasi chill lang eh. Chill lang takbo ng lahat ng vlog ko. Chill lang ganyan. Pero pagbigyan nyo muna ako ngayon mga idol kasi isang beses lang naman to. Last ko naman ito na gagawin na magdadrama. Kasi ayoko naman biglang iiwan ko yung mga nanonood sa akin ng walang explanation kung bakit ganito na hindi na lumalabas si Ate Rina sa aking vlogs. And for Ate Rina, message ko sa'yo na pagpatuloy mo lang yung pagiging mabuting tao mo. Napaka-pure ng puso at pagkatao mo. Napakasipag, walang kaarte-arte, matulungan sa magulang, sa kapatid. Actually, bago ako pumunta dito sa Binondo, Binondo Intramuros Bridge, bago ako pumunta dito, galing na ako sa mga lugar kung saan pinunta namin ni Ate Rina dati. Pumunta ako ng Mega Mall, SMOA, sumakay ako ng Ferris Wheel, pinahin ako sa Seaside. Namiss ko yung ganun kasi. May dumaan. Hiya ako magbento. May dumaan ng mga tao eh. Sabihin ang drama. So yun nga, ngayon nga nang sinabi ko, galing ako sa mga lugar na pinuntahan namin ni Ate Rina. Kasi namimiss ko siyang makasama eh. Pero wala, kailangan natin tiisin kasi yun yung realidad na hindi kami para sa isa't isa. Pero hindi natin masabi, di ba? Panahon lang yung mapagsasabi kung malay mo dumating yung time na magkita ulit kami. At that time paros na kami available. Sa ngayon hindi. Magkocontent pa rin naman ako ng libreng sakay mga idol pero hindi pa ngayon yung panahon para gawin ko yun. Hindi pa ako ready na mag-angkas ng iba. Siguro tingnan natin after a month, after 2 months, after 3 months, let's see kung makapag-content ulit tayo ng ganun. So ayun, sana naging masaya tayo kay Ate Rina kasi ako, masaya ako personally para sa kanya.
masaya ako. Okay, so selfie. Isang araw kasama ko si Ate Rina mag-selfie dito. Ayun, ako na lang. So dito kami tumambay ni Ate Rina nung isang araw. Itong pwesto na to, ito mismo yung pinagtambayan namin. Okay, so alis na tayo. Bawal pa lang tumambay dito. Buti nung nakaraang araw, eh walang bantay. Ngayon may bantay, bawal daw pala tumambay dito. So dito na muna mga idol. Salamat sa pagsama sa maiksing vlog na ito. Salamat sa pagsuporta sa amin ni Ate Rina sa mga nakaraang vlogs namin.